umuulan, magandang magtanim. Magtatanim ako ng kataka-taka. Gagamitin ko ito. Nakita kong lagayan ng itlog. Malakas ang ulan. Malalakihin ko dito ang kapapaka at pagka pwede na siyang ilagay sa containers sa mga paso ay inilipat ko siya. Ang lakas ng kidlat. Tanim. Maliliit ang kataka-taka. Maraming pakinabang sa kataka-taka. Inilalagay siya sa paso. Upang huwag mamaga. Madali itong mabuhay. Madali siya lumaki. At siya ay nakukuhanan ng pantanim sa kanyang mga dahon. Ang mga dahon niya, ang palibot ng dahon ay nagkakaroon ng mga anak, at mula sa mga anak na yon, yun ang itinatanim.
ito pala ay pwedeng kainin ang dahon ng may sakit sa kidney, may bato sa kidney. So natulong siya na mag-alis ng bato sa kidney. Sa ibang bansa, ito ay well known na panggamot upang maalis ang bato sa kidney. Ginagamitan ko siya ng tsani. Alis ko ang bato para mabilis siyang umubo. Thank you.
Ang katas pala nito ay mahusay sa ano, kagat ng mga hayop na masakit, mga gat. At kung kayo nagluluto at kayo ay napaso, kumuha lang kayo ng dahon nito at dikdikin ng konti at itapal agad sa napaso. At himala na nawawala agad ang init at hindi na nagkakaroon ng sugat kung masyadong deep ang burn. Inaayos na lang natin ang kulang sa lupa ay dinadagdagan para sigurado siyang buhay. Latlat ang lupa kasi nga umuulan. Baka siya ay matangay ng ulan. Palitan natin yung isa, napakaliit. Harang wala na kasing malaki. Siguraduhin na lamang na maganda ang kapit niya sa lupa para sigurado ang kanyang buhay. Yan. Gumanda-ganda na. Tumibay na siya. Yung iba may kulang pa ng lupa. Yan, ayos na. May napakaliit. Baka mamatay. Lagay ko yan. Lagay ko kaya itong marami. Nakambal-kambal.
tingnan natin kung ano mangyayari. Okay. Yan. Ganda na. Hmm. Magandang gawin. At pwede siyang share. Sa mga mahilig magtanim at wala po kayong pantanim, pwede po kayong dumayo sa akin. Hindi masyadong nangangailangan ng tubig. Yan. Ayos na. So, ready na yan. Napalakihin. Mayroon akong ginawa last 2 days ago. Eto na ang ginawa ko 2 days ago. Ang bilis niyang lumaki. So ito ay pa 3 days lamang. At ganyan na agad siya kalaki. Dagdagan ng lupa, kinukulang sa lupa. Okay. At ang halamang yan ay pwedeng gamitin na panglagay sa loob ng bahay. Kumukuha siya ng toxic sa loob ng bahay. Pwedeng ilagay sa tabi ng kitchen para kung may mapasok ay mabilis makakakuha ng dahon at mailagay agad sa napasok. Siya ay wala pang mga bunga. Eto, meron siyang maliliit. Kaliliit pa, hindi pa halata. Ayan o, umano pa siya. Sumisipot. Ayan o, nagsisiputan ang kanyang mga anak. So, sa tabi lang siya ng dahon. Okay, nakapaling na tayo. At mag-aantay tayo ng paglaki. Titingnan natin paano sila lalaki sa mga lagayang ito. At atin silang ipapamahagi. Pwede rin naman siyang ipamigay sa mga kaibigan, kapitbahay, at sa mga nais mag-garden, sa nais magtanim ng katakataka. So, ito po ang wonders ng katakataka. Paano siya madaling itanim. Maraming pong salamat sa mga nanay.
mga magulang ay gumagawa ng kaparaanan kung paano ang kanilang panahon ay magiging kapakipakinabang. At sa mga nais na magtanim, ay pwede na po kayo magtanim nito at ito ay laking tulong ang magagawa sa ating tahanan. Magandang hapon! Maraming salamat! Do not forget to like and subscribe. Ito po si Ma'am Florita DATUIn. Salamat po! Bye-bye! Hanggang sa muli!